yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong ano yung ano mo eh, maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo asawa, pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Ocelito Gonzales po. Ocelito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman. Mr. Chairman. This is also to clarify. Sige, I'm sorry, Mr. Chairman. This is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung... hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige, ma'am. Fill in the blanks natin, ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusupplyan kayo ng pulis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi June. Po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po, okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, ano, para lang pampila lang sir. Ng ano. Thank you, Mr. Chair. Okay. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung police na nagbibinta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Nag-ano na nga po kami... Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung police na yun, na sinasabi, anong pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alin Kadag po. Alin Kadas? Kadag. Kadag. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Kadag? Yes, yes. Oh. And to continue, Mr. Chair. Pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, iya, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin, lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para ma-pin down siya administratively or criminally, pero meron siyang report na siya in-ninja cops, ay pinagtatapo namin sa Mindanao. Solo, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapo namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun, sir, kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun, kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka, basta you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Sige. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shaljokno, I think parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jock? Alam ko po, Your Honor, ay may abogado po siya. Ah, may abogado siya? Abogado po. Sino po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, yun, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para... At least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. Chair. So, with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Rontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga pulis po. So pareho pong pulis.
Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kakilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na yes, meeting, Chair. Yes, yes. We will... Pwedeng ma-identify. Pwedeng... we will ask the PNP HQ to have also a representative here. But yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzalez. Yun po yung nilalaman po nung aking paunang salita kanina. Natunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzalez, na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang duruging niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real life,